our beloved Boss Mike, Boss Mike. Cervera. Panoorin nyo to, mga kababayan, si El Pilipinas. O, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dito, ha? Sige na, eto na. El Pilipinas, pasok! The Vice President, can I ask you for the record? Yung iniwan mo na... Op, makinig kayo mga kababayan, ha? Oo. Bilang pasasalamat naman kay, ano, El Pilipinas, tsaka, ano, ha, kay Anino. Maririnig nyo boses dito ni El Pilipinas, Anino. Ha, lagyan ng antik. Naku, Diyos ko po. In behalf of the Vice President, can I ask you for the record? Yung iniwan mo na doon kay Uno, pwede ba nabigyan mo ng laya yung ating Vice President o sino bang sa kanyang mga former security ang pwedeng iiwan mo? Meron po ba talagang political pressure para tanggalin ang security ng ating Vice President? Ayon sa isang opisyal ng Malacanang, gumagastos ang Pilipinas ng mahigit 500 million pesos para sa seguridad ni Sara Duterte. Ngunit bago natin pag-usapan, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at hit the notification bell para updated ka sa latest ganap at trending balita dito sa Pinas. So, ayan mga kababayan, mag-subscribe kayo! Kahit na 1,000 lang, kalahati lang, baka naman. Kampi natin to, ha? Mission, binabanatan ako niyan eh. Pero kakampi natin yan, ha? Sige, pasok. Sige na, eto na, bibigay ko na. El Pilipinas, pasok! Ganap at trending balita dito sa Pinas. Ibinunyag ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon na ang gobyerno ay gumastos ng unimaginable na halaga na higit sa 500 million para sa 433 security detail ni Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag, sinabi ni Gadon na ang mga pondong ito ay maaari pa sanang magamit sa mas kapaki-pakinabang na paraan, katulad ng pagpapakain sa mga nagugutom at pagpapagaan sa buhay ng mga mahihirap nating kababayan. Ayan na nga yung sinasabi ko mga animal na yan, mga kababayan. Yan ba yung mga tao na sumisigaw na para daw sila sa mahihirap, para daw sila sa sambayan ng Pilipino, pero yung pera ay walang habas kung gastusin. Siya walang kakwenta-kwentang bagay. Truin mo, sabi ko nga imbis na tayo yung pinagsisilbihan ni Sara, tayong mga Pilipino yung nagsisilbi sa kanya. Tila bang parang wala na tayong maramdaman na pagmamalasakit sa mga pagmumuka nila. Kaya marami tayong mga kababayan na kapag nakikita ang mukha ni Bato, ni Binoy, ni Sara at ni Bongo, isama mo pa si Kibuloy at si Digongyo, naiinis sila. Nagiging makatan na ako. Wait. Mama, may sabihin, nang gagaya tayo. Tuloy na nga natin. Sinabi niya na ang maranggiang paggasta sa seguridad ng isang tao lamang ay dagdag sa malaking pasanin sa pananalapi na inilalagay nito sa pampublikong pondo. At kinu-question din ni Secretary Gadon ang moralidad at pagiging angkop ng naturang mga paggasta para sa security personnel ng Vice Presidente Inday Sara Duterte. Mananahimik na sana ako sa isyong ito kung hindi dahil sa katawa-tawang pagmamalabis ng ilang tao katulad ni Senator Bato de la Rosa na nananawagan sa mga private citizen groups na dagdagan ang seguridad ni VP Sara na para bang may patuloy na pipintong matinding banta at panganib sa kanyang buhay. Hala! Grabe, hindi pa pala kasya yung 400 mahigit. 300 mahigit sa ano, sa police. 300 mahigit din sa AFP. Hindi pa rin kasya. Anak ng pating na yan, Babae po yan, the survivor. Opo, ha, babae po yan, si ano, El Pilipina. Isang sexy, maganda, makinis. Opo, ha, hawig na hawig kay ano yan,
Hawig na hawig yan kay Jen Angeles. Oo. Oh, sige, tuloy. Sabi ni Gadon sa isang pahayag. Attention former PNP AFP personnels who are good at unarmed combat and volunteering to provide security and protection to VP Inday Sara. Please sound off. Bayanihan lang walang sweldo. Sabi ni De La Rosa sa isang Facebook post. Nauna nang iniutos si Marbel ang paglipat ng 75 policemen mula sa security team ng VP sa Metro Manila. Hangaring palakasin ang kampanya ng PNP para sa kapayapaan at kaayusan. Walang nakitang issue si Duterte sa pag-pull out ng detalye ng pulisya, ngunit binatikos ang sinasabing kasinungalingan at political harassment sa kanyang bukas na liham kay Marbel sa Facebook. Ayon sa datos ng mga nakaraang security personnel ng mga vice-presidente mula noong 2004 hanggang 2010, VP Noli De Castro, nakapagtala ito ng 6 na PNP security personnel lamang. Yan na, Noli De Castro, 6 na PNP security. Ihambing ninyo mga kababayan kung gaano kayo ginagago ng hinahangaan yung vice-presidenteng binoto ninyo. Sige, tuloy. 2010 to 2016, VP Jeju Mar Binay. Lima lang kay Binay! 6 kay De Castro, 5 kay Binay. Alak ng pating na hinayupak na mga man... Ituloy. 5 na PNP security personnel lamang. Habang noon, 2016 to 2022 ni VP Lenny Robredo ay nakapagtala lamang ng 20 PNP security personnel. Lenny! 20, galit na galit pa kayo! 20, oo, ha? 20! Anak ng pating na yan, napakalayo ano mga kababayan. Oh, yung reyna ninyo, yung kailangang alayan ninyo, ha? Oh, ilan kay ano, kay VP Sara ninyo? Kaso. Samantalang si VP Sara Duterte naman ay may 433 security personnel. Anak ng pating na lang, kung di ka ba naman mapapamura talaga? Ibang klase. Sino ba naman hindi mapapamura dito? 5, 6, 20, tapos 433? I-bolt nyo na lang kaya si ano? Diba? Lagay nyo sa bolt si ano? Baby Sara nyo? Diba? Mas matipid. Eh wala namang silbi eh. Wala namang ginagawa. Diba? Hindi tumalon. Biglang nag-ano eh. Nag-racket eh. Diba mga kababayan? Nag-racket si VP Sara oh. Pero inyo yan, pinaglilingkuran ng taong bayan imbis na siya yung maglingkod. Sino ba naman ang hindi mapapamura ng PI dyan? Ha? Anak ng pating talaga naman. Oo. Maring Linda. Oh. Ngayon, oh, kayo na bahalang humusga. Sige, himurin nyo ang puwit ni Sara. Di ba mga kababayan? Mas matipid yun kung nasa bolt lang siya. Grabe, Sara Security Agency. Oo, ito pa mga kababayan, may gana pa siyang magtampo niyan. Ano naman kayo nakakita, mas marami pa siyang... security kasi sa pangulo. Ha? Ang kapal ng mukha. Hindi na nahiya. Natila ba mas madami pa kesa sa pangulo ng Pilipinas? Pogi ng presidente ko ah. Kita nyo, mas marami pa sa presidente. Anak ng pating na yan. GG News TV, meron 300 plus pero ayaw pa ni Sara Mau. Ayaw! Baka kulang. Ang nakakapagtaka dito ay kung bakit na nagre-reklamo pa sila dyan sa natira na 358. Dati, ang security detail niya ay 433.
nung binawasan ng 75 personnel ng PNP, ay ang natira sa kanya ay 358. Hindi pa ba naman sapat yun? Hindi pa raw nga sapat yung 358. Kailangan eh, bantayan natin buong mga Pilipino tayo maglingkod kay Sara. Paglingkuran si Sara na anak ni Digong. Oh, dahil siya ang susunod na Pangulo ng Pilipinas. At pag naging Pangulo ng Pilipinas yan, malamang, oh, mag-i-import pa yan ng mga FBI and, ay, nako, di ba? Oh, pati yung mga ano, import na rin, marami. Yung mga ano, mga sundalo ng mga Chekwa, i-import yan para bantayan si Sara. Para sa akin nga, sobra-sobra pa rin yung 358 na security. Pero nagre-reklamo pa siya. Ibig sabihin, ang sabi, sinasabi pa niya na yun daw ay isang political harassment. Paano naging political harassment niya? Eh meron ka pang 358 na security personnel na natira. Eh ganun talaga sinto-sinto. Kababayan, ganun talaga sinto-sinto. Ha? Pag naagawan ng candy, nagtatantrums. Diba? Ay, Kuya Jad. Bakit 'yo kinuha? Oh, 'di ba? Eh, 'yun din mga sintusintong mga kakampi, nakisimpatsa din. Oh, tapos eto namang mga vloggers nila, abay kala mo aping-ape. Ami pa rin 'yun. Imagine niyo kung gaano karaming 358 na security detail. Sa nakalipas na 2 taon, sinabi ni Gadona na panatili ni Duterte ang 433 security personnel. Bawat isa ay kumikita ng tinapayang sweldo na 50,000 pesos kada buwan na nangangahulugang mahigit 20 million pesos kada buwan at 480 million sa loob ng 24 months. Grabe, 2 taon, no? 480 million, iba pa yung 55 million dyan. Oh, host, ano kakainin mo? Mani. Siyempre, ayoko ng tuyo. Gusto ko, basa. Sige, tuloy. Mula 2022 hanggang 2024, ang tanggapan ng pangalawang pangulo ay gumastos ng humigit kumulang 55 million pesos sa mga espesyal na allowances sa tungkulin para sa militar at uniformadong tauhan. Grabe, no? Oh, 'di ba? 480 plus 55 million. Oh, 'di ba? O kayo na bahalang ano, ha? Mag-calculator. Ang ginastos itong nakaraang 2 taon sa security detail ni Vice President Sara ay umabot ng 500 million pesos or half a billion pesos. Ito ay napakalaking pondo para sana ay ginamit na lang sa ibang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Napakarami ng mga naghihirap ng mga kababayan natin. Ayun na nga yung sinasabi nila, sigaw sila ng sigaw mga kababayan. Kayong mga ano, nilalamon nila ang pera nyo, ganyan, di ba? Puro salita pero wala naman data. Wala naman may pakita, mga kababayan. Pero eto, ayan o, maliwanag na maliwanag. Oo! Ayan, may data. Nasaan yung inyo? Siguro, tinutukoy nila, banat-bay nila, Maharlika, yung pera na gumagastos ay si Sara. Tulong na 500 million ay napakalaki na yan upang ang kanilang kahirapan na nararanasan ay maibsan. Sinabi ni Gadon na ang mga datos na ito ay madaling mahanap online. Ibig sabihin, mahigit kalahating bilyong piso ang ginastos sa marangyang seguridad ng isang individual. Grabe! Marangya talaga! Isang halagang mas mailalaan pa sana sa pagpapatayo ng kailangang infrastructures ng paaralan o pagbibigay ng pagkain para sa mga tao. Yan, dapat! Eskwelahan! Ospital! Ha? Ospital! Eskwelahan! Napupunta lang sa walang kakwenta-kwentang bagay. Pambihira na yan, oh. Di ba? Walang kakwenta-kwentang mga na bagay, mga kababayan. Pero mo inaalagaan ng mga Pilipino? Wala naman tayong pakinabang. Para sa mga taong 2019 hanggang 2021,
o sa panahon ng termino ng hinalinhan ni Duterte. Si dating Vice Presidente Lenny Robredo, ang OVP, ay gumastos lamang ng isang nakapirming 5.7 million pesos bawat taon. Kita nyo nakapirme 5.7 million kada taon. Ikukumpara nyo ngayon sa 500 mahigit na milyong pisong ginagastos ni Sara. Oo, yung inyong pinagsisilbihan. Oo, na imbis na magsilbi sa inyong taong bayan. Diba? O sige, tuloy. Para sa mga special duty allowances, malayo sa 25 million pesos na alokasyon ni Duterte para sa parehong allowance hanggang sa taong ito. Nagtaas din sigado ng mga alalahanin tungkol sa epekto ng napakalaking detalye ng seguridad na ito sa mas malawak na populasyon na nagpapaliwanag na kapag ginamit ang karaniwang ratio ng isang pulis para sa bawat 2,000 individuals, ang deployment na ito ay nag-aalis ng daan-daan libong Pilipino ng mahahalagang serbisyo ng pulisya. Ito ay isang napakalaking maling alokasyon ng mga mapagpunan na direkta nakakaapekto sa kaligtasan ng publiko, aniya pa. Kinwestiyon din ni Gadon ang pangailangan ng ganong kalaking detalye ng security para sa Vice Presidente. Ang pangalawang presidente ay karaniwang hindi nangangailangan ng ganoong kalawak na proteksyon. Nananawagan si Gadon para sa higit na transparency at accountability sa paggamit ng pondo ng gobyerno na hinihimok ang mga mambabatas at publiko na suriin ang budget ng OVP. Ang OVP ay humihiling ng budget na mahigit 2 billion pesos para sa 2025 na 8% mas mataas kaysa sa budget ngayong taon. Noong nakaraang linggo, tinukoy ni Duterte ang pagbawi sa kanyang 75 police security detail bilang isang malinaw na kaso ng political harassment. Tinukoy ni Duterte ang kanyang pagbibitiw sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ang pagtanggi nitong dumalo sa kanyang ikatlong State of the Nation address o SONA bilang posibleng dahilan ng nasabing hakbang. Ang Order of Relief ay inilabas ng Office of the Chief Philippine National Police noong July 22, kasabay ng araw ng SONA ni Marcos. Sinabi ni Duterte na ang mga tinanggal bilang kanyang security detail ay ang mga may tiwala at kumpiyansa sa kanya dahil ang ilan sa kanila ay nakasama na niya noong pang 2007. Ang tanong, may karapatan nga ba na mag-tantrum? Grabe no, may karapatan mag-tantrum. Yung pala no, noong pano, ganun na talaga yung kanyang security. Ha? Grabe talaga si Sara, mga kababayan. Ang Vice Presidente sa natirang 365 PNP security personnels niya. O mas tamang sabihin na mas may karapatan ang taong bayan magtampo sa hindi patas na dami ng seguridad para sa normal na mamamayang Pilipino. Sa 119,261,440 na population ng Filipinos sa kasalukuyan, mayroon itong humigit kumulang 228,000 lamang ang populasyon ng pulisya sa bansa. Kita mo, kita nyo mga kababayan. Grabe. 100 plus million na tayo. Oo, na kay Sara lahat eh. Ha? Biroin nyo. Dapat dito kay Sara, alam nyo mga kababayan, ulitin ko. Dapat talaga ito para si... Kung yung seguridad niya lang, yung inaalala nila, ipasok niyo sa vault. Diba? Political harassment nga ba itong maituturing? O sadyang magarbo lamang ang lifestyle ng Vice Presidente ng Pilipinas? Ikaw, bilang isang mamamayang Pilipino, ano masasabi mo? Ano masasabi niyo? Ano daw masasabi nyo? Sabi ni El Pilipinas. Bahala na kayo. Si El Pilipinas yan. Puntahan nyo yung buong video niyan. Nando doon, no? Puputulin ko dyan, ha? O, panoorin nyo yung mga vlog ni El Pilipinas. Mag-subscribe na rin kayo. Our beloved Boss Mike Severa!